So guys, a lot of you are asking kung saan ako nagpakulay ng buhok, anong kulay ng buhok ko, at sino nagkulay ng buhok ko. Probably you're wondering, so ngayon, dito sa vlog na to, I'm gonna show you sino nagcolor ng buhok ko, saan ako nagpakulay, at ano bang nangyari sa buhok ko. So if you wanna know lahat ng mga behind the scenes dito, please do keep on watching. Bago. Joke lang. Siyempre, yun pala yung parang first step kapag lalagyan ka ng highlight sa buhok. So, yun si ate. Hello! Naya siya. So, after this one, I think mag-blower na naman sila. Tapos, after nun, saka lalagyan ni Sir John ang color yung buhok ko. Hindi ko pa rin alam kung ano yung kulay na ilalagay niya. Pero, naniniwala naman ako at nagtatrust ako sa kanya na magiging maganda. Kasi for the information of everybody, before, nagpakulay na rin ako sa kanya and it went very, very, very well. Very, very good. Beyond expectation. So ngayon parang ganito po yung kulay ng buhok ko. Kira ba? Ganito yung color niya. Tanggap niyo ba ako? Yan. Hi guys. Ngayon, kukulayan na nila ang buhok ko. Pero first of all, gusto ko ipakilala sa inyo yung gagawa ng hair ko. Please, yan si Sir Joe. Hi Sir Joe. Hi. Say hi to my vlog. Hello. Ano full name mo, Sir Joe? Jojo Suazo. Yan. Jojo Suazo. Actually, guys, before si Sir Joe, sa chat ko lang talaga siya nakilala. Chinat ko siya kasi sobrang ganda niya talaga magkulay. So now, gusto kong tanungin sa kanya kung ano ba yung hair color na ibibigay niya or sa buhok ko. Ano ba yung gagawin mo ngayon sa hair color? Una-una, ang ginawa namin kanina, yung kay Archie na portion is nag-pre-lightening tayo. Preparation na sa kung anong kulay na gusto natin i-achieve. Ngayon, gagawa na naman ako ng tatapalan ko naman yung i-pre-lighting nila namin kanina upang ma-achieve na yung color na kung ano yung color na gusto namin o ibig kami mangyari sa iyo, kung ano yung kulay na babagay sa iyo. So ito na yun. Mix po tayo ng blue ash violet. Blue ash violet tayo dito sa may baba kasi with a combination of ombre and highlights ang gagawin natin ngayon. So, yung dito sa baba, mag-blue as violet tayo. And then dito naman sa taas, mag-dark as blonde tayo. Na meron din siyang mga ibang tawag nito. Yung basta may ginawa ko na hindi ko siya pinisabihin. Secret. So, see the result secret. Na lang later's goal, yes. Guys. Okay? So, guys, alam mo actually, the funny thing about it is every time na nagpapakulay ako kay Sergio, taga-eksperimento. Minimix-mix niya yung iba't-ibang kulay. So, if you wanna know kung ano yung result na magiging kulay tonight, today, please do keep on watching. Yun. Takot ako na Rex and now we're done with coloring. Lalagyan na lang ng konting attouchment. Actually, kinakabahan ako at the same time. Excited. Kasi medyo violet na yung labas dito. Yan o, medyo violet na. Pero, hindi pa naman tapos kasi hintayin pa rin siya mga 30 minutes lang for us to see the color. Pero actually, pag nagkulay ka naman, hindi pa naman ito talaga to original na color. Parang titignan mo pa as time passes by, mga a month or two, dun pa makikita yung real color ng buhok mo. So ngayon, lalagyan pa nila ako ng mga finishing touch dito sa may roots para makulayin lahat with Archie. Yeah, si Archie yan. Hanapin niyo siya dito sa salon din. So medyo tapos na yung buhok ko, tapos na dito. Pero guys, surprise! May violet na part. May violet siya na part yan. So, hindi ko alam kung ano yung magiging kalabasan. Hopefully, bagay sa office. Ito ako to ko nila. Yan, wala na. So, violet na rin dito na part. While waiting for my hair to be done, konting trivia lang. Salon de General started last year, 2017, that September 8th.
last year. So meron silang ilang months, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So 9 months na sila ngayon, and you won't actually believe me kasi sobrang dami nilang customer. At the same time, puro may yaman lahat. Tapos, isa pang kwento ko sa inyo. Si Sergio kasi before, nakilala ko siya. Wala pang salon day na lang. Hindi ko pa kilala si Rex. And at the same time, nakita ko lang yung post na isang friends ko, si Rubilin. Hello, shout out nga pala sila pang ginakay Rubilin. Ang cute ng anak mo anyways. Tapos yun, parang nakita ko, nagustuhan ko yung hair niya. Then, chinat ko siya. Sabi ko kung magkano, kung paano, kung saan. Tapos, hindi siya natuloy-tuloy. So, feeling ko naging way si Rex somehow para mas, para makapakulay ako sa kanya. So, this is actually my second time na magpakulay kay Sergio. So, if you want to know, if you want to see kung ano yung kulay ko dati, then I'll show you. Nandito lang siya sa gilid. Yan. So, ngayon, ito yung hair ko ganito. Meron silang 8 stylists dito sa Salon General. And promise, hindi lang sila yung putyo-putyo kasi talagang pinapadala sila sa Manila or sa other places to train. Para syempre, sulit naman yung binabayad nyo. Kasi diba, maraming salon eh. Hindi lang naman dito sa Jensen, kundi over the Philippines. Yung sobra kaya basta may umayos na ng buhok nyo. Dito, no. They don't just parang make your hair great. Pero nagkikare din sila kung tama ba yung ipapagawa mo at the same time. Kung okay ba, kung tama pa ba. And that's a good thing, diba? Sa mga ganito, sa mga parlor, dapat maghanap ka talaga ng ano, ng isang parlor na kung saan parang they are very willing or love to really, really help you to achieve what you wanted for your hair. So, Salon General is located at Laurel Avenue. Laurel Avenue, no? Yes. Laurel East Avenue. Oo. So, Salon General... Besides Bayan Terre. Oo. So, Salon General is located at Laurel East Avenue. Harapan po yun siya ng Tambilawan. Harapan ng Tambilawan. At the same time, katabi ng Bayan Terre. So, hanapin nyo lang. Very tago siya. Pero meron naman siya nakalagay na Salon General. Along the highway lang. Along the highway. Kaya mo. Ay, hindi ba? Medyo tago siya kayo. Tabong ba? Okay, along the highway lang siya. Yes. 30 minutes is done, so pabanlaw na kami. Kaya sinunod ko lang yung sabi mo. Nandito lang sa parlor na to, sabi na dito ka, Actually guys, tinatakot na ako na like, hindi ko kasi alam. Hindi ko pa nakita yung color ng buhok ko. Pero ngayon, i-blow dry na naman siya. Ay! Patitignan natin kung ano yung magiging resulta. Isa pa siya, do? Paano ba akong bumbay? Ah! Sure. Ano ba yung sinagot ako? Punta ko na yung color niya. Ako na magiging next na score. Sarap. Yay! So apparently guys, what you're actually seeing is parang blue na ash at the same time may violet sa dulo. First time ko makapakulay actually ng ganito and it's so nice of me. Kaya lang, humanda ang aking Victorian. Or sige lang, di ba, at least first time in the history of General Santos City man nagkaroon ng ganito. Share niyo yung pictures ko. Nice, di ba? Pero medyo matigas pa siya. O, kahit ganyan mo buwagag, nagbuwagag talaga. Later on, makikita niyo yung full result. Ipapakita ko sa inyo. Kasi ngayon, sinusuklay pa siya isa-isa eh, para makita or nice talaga. Ayan guys, katatapos lang ng aking pag-global keratin. Ngayon, ang ginawa sa akin is global keratin. Actually, it's an alternate for rebonding. Kaso, mas safe lang siya sa buhok. At the same time, mas konti yung time na parang ibubuhos din sa hair mo. Di ba, ang rebonding kasi will parang consume, ilang hours ba?
5, 6, 7 hours. 4 hours? Ay, basta hours yun siya. Ito is, pwede siya 30 to 1 hour lang para tumalab yung gamot. At the same time, maganda siya sa hair. Yun. So, in a short while, makikita nyo na kung ano talaga yung full result ng buhok ko. So, see you there. And so, afterwards, you will blow dry na naman yung buhok ko. Kasi hindi ko siya babandawan. Dapat, nakastay lang yung global keratin dito sa hair. At yung mga 3 days after. So, ayun, you will blow dry na. Sorry, hindi niyo ako marinig kasi nag-blow dry na yun. So, yan na yung aking hair color, guys. Habang pinaplan. Actually, iba siya. Pag ito, ito wala pa pinaplan siya compared sa naplan siya na. Iba yung kulay niya, diba? Blue niya pati na wala, no? So nice. This is actually my first time. Namanol ko. Diba? Oh, nice. Iba-iba yung color niya. So, enjoy niyo yan siya, guys. Pinsan lang to. Oh, diba? Pinsan lang tong kabaliwan na to. So, currently, my hair is like this. Paano? Kaya yung pagkakarawan si Oli. Paano? Sa camera. Hindi ko, hindi na ako Pilipino. Actually, technically, brown naman talaga siya. Kaya light lang ang... Hindi, cream siya na parang ash. Tapos, highlight yung blue, violet, and other. Pero gray siya sa camera, no? So, yan. Hopefully. So, there you have it, guys. I showed you already kung paano kinulayan yung buhok ko, ano naging process, at sino nagkulay ng buhok ko, at saan ako nagpakulay. So, I do hope na enjoy niyo yung vlog ko. And thank you so much for watching my vlog. So, kung kayo, kung gusto niyo ng ganitong klaseng buhok, you can always visit Salon de General dito sa May Laurel East Avenue. Harapan ng Tambilawan beside Bayandel. So, and look for the different artists kasi marami sila dito. And sobrang sigurado ka and hindi masasayang pera mo. So, once again, thank you for watching. Bye!